Assalamualaikum, Lokarbers. Bulabulang itlog naman ang aking ginawa. Alhamdulillah, nagbalik ng muli ang aking panlasa. Kaya ito naman ang lantakan sa araw na ito. O siya, tara, kain po tayo. Eid al-Adha Mubarak po sa ating mga kapatirang Muslim. O siya, meron akong anim na itlog nilaga. Babalatan ko lang ito. At kung nakaabot ka sa puntong ito, pakikomit naman kung tagasaan ka nang malaman kung saan nakarating ang video kong ito. At hahaluan ko rin ito ng mushroom. Tatarin ko lang din ito ng pin. Ganon din itong alugbati mula sa aking garden para mayroong color naman ang ating bulabulang itlog. Isang pirasong sibuyas na puti ang hinalo ko dito. Gadgarin ang mga itlog gamit itong kadgara ng kiso. Pwede rin namang tatarin ng maliliit. Habang nagagadgad tayo, huwag kalimutan mag-follow, subscribe, share to your friends. Baka sakaling magka-idea rin sila at mag-low carb. Ganito ang itsura niya matapos kung gadgarin. Lagyan ng paminta asin at ihalo na yung mga natadtad natin kaninang mga ingredients. Isa din ito sa pamaraan para maiba ang luto sa itlog at dumami pang makakakain nito. Hindi lang protina ang ating makukuha dahil nilagyan din ito natin ng mga gulay na alugbati at mushroom. Naglagay din ako ng 3 kutsarang coconut flour. Pwede rin almonds at yung lupin flour. Isang itlog lang ang ating gagamitin dito. 1 cup ng coconut flour. Maghugas na ng kamay at saka lagyan ng coconut oil dahil kakamayin natin ito. Bibilugin lang natin ito ng bahagya. Ipagulong doon sa itlog at saka ilagay doon sa coconut flour. Ganon lang kasimple at kadali gawin ito hanggat sa matapos na nating lahat. Kung nahirapan ka naman magpagulong, ito ang isang pamaraan para mabilis lamang natin mabalutan ng coconut flour. Ito ay nakagawa ako ng 18 piraso, katamtaman lang ang laki. Siya, magpirito na tayo gamit ang coconut virgin oil. Dahil nga may kamahalan ito, mayroong alternative yung balat ng manok. Yung sariling gawa sa langis ng iyog, medyo mura ito. Kapag mag-brown na siya ng ganito, balik ta rin ang kabila. Paunin na kaagad at ilagay sa strainer para magtulo pa yung excess oil. Or ilagay sa towel. Mag-absorb din yun ng oil. Asya, mag-plating na tayo. Simpleng plating lang naman ang gagawin natin para lang kaaya-aya nating kainin. O diba, nabigyan natin ng hustisya ang itlog, hindi lang preto, omelette, laga ang ating nagagawa. Paki-comment nyo na lang sa baba kung ano pa ba ang mga putahe na maaari nating gawin sa itlog. O siya, tara, kainan na. Ang sarap, may ka-partner din ito na homemade mayonnaise with chili sauce. That's it for today's video. See you the next one.